Dito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng intro na pwede nyong i-upload sa YouTube using Filmora 9 Wondershare. Bago ang lahat, pabisita po ng aking channel, Aldrin the Great. Please subscribe and click the notification bell. Unang steps natin bago natin gawin ang ating intro, kailangan mo muna mag-isip or kailangan mo muna pumili ng sarili mong background. Kung meron ikaw sarili mong background, kung may na-edit ka na, is pwede mo siyang i-import, then click to media files. Pero since ako, ipapaliwanag ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung paano ang simpleng paraan. For example, punta tayo dito sa media, then click the sample colors. May mga sample colors dito, usually black lang ang ginagamit ko. Click the black. Then, zoom lang natin na konti dahil ang intro na to ay dapat naglalaman lamang ng 5 seconds to 10 seconds. Hindi siya pwede masyadong humaba kasi maiinip ang inyong manonood. For example, gagawa ko ng intro ko ng 8 seconds. Then, once na nakaisip ka na ng background, then, idrag mo lang siya doon, then, pili ka na ngayon kung ano yung text na gusto mo. So, una, punta ka dito sa titles, then, meron ditong titles is custom, opener, titles, lower third, subtitles, and credit, and so on so forth. So, marami siyang makikita. So, punta muna tayo sa title. For example, gusto mo mag-create ng sarili mong logo or maglagay ka sa sarili mong logo or letter lang. For example, kailangan natin gumawa ng sarili nating titles. So, as you can see, double click mo lang siya. Then, ito is kung gusto mo siyang edit, for example, is dito sa side na to, gusto mo siyang yung pangalan mo. Then, adjust mo lang siya na konti. Kung gusto mo yung center, then i-adjust mo na lang yung cursor dito. Then, kung may slogan ka, mas maganda. For example, please subscribe my channel. Ito ay example lang, nakatepende sa inyo kung paano mag-isip ng ideya para dito sa inyong intro. For example is, yan, enter natin siya, then makikita mo na nag-run ng iyong intro. Then, paano natin lagyan ng effects? So, lagyan natin siya ng effects is, dito sa effects natin is, mamimili ka lang. Then, punta ka lang sa utility. Kung gusto mo, marami dyang overlay. So, nakadepende po sa inyo kung anong gusto nyo pong puntahan. For example, gusto nyo pong maging tulad ng ginawa ko sa unang intro ko. For example, etong glitch distortion. Then, as you can see, drag mo lang siya dito sa area na to. Then, pag pinili mo na siya, makikita mo na siya na ito ay nagkakaroon na ng sarili ng effect. So, ikaw, kung bahala ka na kung gusto mo siyang i-adjust. Ako kasi, usually ang ginagawa ko, pag ganito, ina-adjust ko siya para at least makita ng maayos yung aking sariling logo or sariling intro. Yan. Makikita nyo siya na nag-edit na siya. For example, then, kailangan at the end of this intro mo, kailangan magkaroon ka na sa transition. For example, pili ka lang siya ng fade. Para at least maganda yung pasok ng intro mo, hindi yung biglang labas, biglang pasok lang. Yan. So, pag nagawa mo na siya, mag-create ka na ng sarili mong music. So, punta ka lang sa audio. Then, kung may sarili kang music na dinownload, may mga sound effects na binigay si Filmora. Once na nag-download mo siya, pwede mo siyang gamitin. Pero ako, gagamitin ko yung music na aking dinownload. So, for example,
is gamit tayo ng sarili kong music. Import lang natin sa media files then punta ka sa sarili mong music. Yan, meron akong inaayos. For example, ito. Then, mamimili ka lang. Hanap tayo na mas maganda. Ito, i-edit mo siya kung saan siya magsisimula. For example, dito siya nagsimula. Kung gusto mo na siyang tapusin dito, i-split mo na siya dito. Pwede mo naman siyang tapusin na lang. Or i-cut mo yung ano, nakadepende po sa inyo. Then, double click mo lang kung gusto mo siyang i-fade out. As you can see, this area na nag-fade out na siya. So, para hindi ba siya bigla-biglang pumapasok yung lumalabas yung tugtog. Yan. As you can see, meron ka nang nagawang intro, then export mo lang, save mo lang siya. Then, for example, intro. Then, antayin mo lang siya mag tapos. Then, close mo lang as makikita mo na siya sa sarili mong files. Yun lamang po at maraming salamat po.